Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kami noon ay mga kaaway ng Diyos at lumakad sa kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos, ang Panginoong Jesus ang namatay bilang kapalit namin. At sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, ay hinugasan ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Iniligtas po ninyo kami kahit na wala kaming nagawa. Salamat po sa inyong dakilang biyaya. Panginoon na nagbibigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos, salamat po sa biyaya. Hindi ninyo kami pinababayaan na tulad ng mga ulila. Palagi ninyo kaming sinasamahan, inaalalayan sa aming mga kahinaan, ginagabayan sa katotohanan, at iniingatan. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo na kami ay inyong tinipon upang magpuri sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, mag-aral ng salita, at makipag-fellowship sa banal na kapulungan ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, bantayan niyo po ang bawat isa sa amin. Hawakan kami ng masigit pa sa pumamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Puspusin niyo po kami ng inyong biyaya, salita, at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami makalakad na walang ikinahihiya bilang mga anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Ang mundong ito ay lalo pang napupuno ng kasalanan. Ang mga mapanganib at nakakatakot na bagay ay nangyayari kung saan-saan. Hindi namin alam kung ano ang magaganap sa isang araw. Kung wala ang pag-iingat at tulong ng Diyos, pwede kaming mahulog sa kasalanan anumang oras. Pakiusap, itaguyod niyo po kami ng higit pa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at makapangyarihang kamay ng Diyos, upang magampanan namin ang aming katungkulan bilang mga bahagi ng katawan ng Panginoon na siyang iglesia, upang tunay naming maluwalhati ang Diyos sa aming buhay at matupad ang banal na gawaing ipinagkatiwala sa amin. Pakiusap, samahan po ninyo ang mga iglesia sa buong mundo, ang mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, upang maisakatuparan nila ang gawain ng Diyos na magpatotoo sa Ebanghelyo at magdala ng maraming kaluluwa tungo sa kaligtasan. Palakasin niyo po ang mga may sakit at may hina sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos, upang makapaglingkod pa sila sa Panginoon at makapangaral ng Ebanghelyo sa natitira nilang buhay. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita ayon sa panahon. Ituro niyo po sa amin ng higit at higit pa kung paano kami dapat mamuhay sa harapan ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tuwing Linggo, patuloy po nating pinag-aaralan ang mayroong pamagat na ang buhay at ang patay. Ang isang ligtas na Kristiyano ay tinatawag na buhay. Ngunit ang isang taong hindi ipinanganak na muli ay patay ang kaluluwa. Kaya't tinatawag siyang patay sa Biblia.
Ang buhay at ang patay ay magkaibang magkaiba. Bakit ko patuloy na ipinapaliwanag ang tungkol sa buhay at patay? Sapagkat may mga taong ligtas na hindi pinag-iisipan ng malalim kung gaano kahalaga ang kanilang kaligtasan o kung ano ang kahulugan ng kaligtasan. At may mga taong hindi makilala ang kaibahan sa pagitan ng buhay ng isang Kristiyano mula sa buhay ng mga tao sa mundo. Ang buhay at ang patay ay magkaibang magkaiba. Silang mga naligtas ay buhay na ngayon sa harapan ng Diyos. At ang mga hindi ligtas ay patay sa mata ng Diyos. Ang kaluluwa ay patay dahil sa kasalanan. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, sabi sa Efeso. Noong tayo naligtas, ang kaluluwang patay sa mga pagsalangsang at kasalanan ay muling nabuhay. Ang mga patay ay pupunta sa lugar kung saan sila ay mapapawalay sa Diyos magpakailanman. Ang lugar na iyon ay impyerno. Ang impyerno ang lugar kung saan ang kaluluwa ay tatanggap ng walang hanggang kaparusahan kasama ng Diablo. Samantalang ang mga naligtas kay Kristo, ang mga buhay ay mayroong buhay na walang hanggan at makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya tayong mga naligtas, dapat ay huwag nating kalimutan kahit na isang sandali kung ano ang posisyon nating mga Kristiyano sa mundo. Kaya nga, dahil sa malinaw na ang buhay ay ibang-iba sa mga patay, ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay dapat na naiiba sa mga hindi ligtas. Magkaiba dapat. Sa patuloy kong pag-aaral ng Biblia, marami akong natutunan tungkol sa pagkakaiba ng buhay ng taong ligtas sa buhay ng mga tao sa mundo. Kaya nga, magkaiba. Ngayong araw, sa talatang ating binasa, ang Kristiyanong buhay ay isang bagong nilalang. Gaya ng sinasabi, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ibig sabihin, tayo ay naging bagong nilalang na nilikha ng Diyos. Ang mga na kay Kristo ay tumutukoy sa mga taong naligtas. Ang mga hindi ligtas, nasa labas sila ni Kristo. Ang na kay Kristo at nasa labas ni Kristo ay dalawang magkaibang bagay. Pumasok tayo kay Kristo nung araw na tayo ay naligtas. Nakapasok tayo kay Kristo. Kaya tayo ay na kay Kristo. Sa unang Juan chapter 14, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang sa araw na iyon ay ang araw ng kaligtasan. Kung ako ay ligtas, ako'y nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Sa unang Korinto chapter 6 verse 17, sabi roon, siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Ang Panginoon at ang aking espiritu ay naging isa. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon, kaisa ng Panginoon. Maraming ganyang salita sa Biblia. Sa Roma chapter 6, napag-aralan natin noong nakaraang linggo na tayo ay namatay at inilibing na kaisa ni Kristo at nabuhay na muli na kaisa ni Kristo. Namatay tayo kasama ng Panginoon. Namatay ang Panginoon bilang kapalit natin. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, namatay din tayo kasama ng Panginoon. Sa ikalawang Korinto chapter 5, sinasabi na ang isa ay namatay para sa lahat. Ang isa, si Kristo, ay namatay para sa lahat. Kaya hindi lamang si Kristo ang namatay, kundi ang lahat ay namatay. Kaya ang kamatayan ng Panginoon ay kamatayan ko. Ang Panginoon ay walang kasalanan.
Walang dahilan upang siya'y mamatay. Ngunit ang walang kasalanan ay namatay bilang kapalit ng makasalanan. Ang isa ay namatay para sa lahat. Sinasabi na hindi lang siya ang namatay, kundi ang lahat ay namatay. Ang makasalanang dapat na mamatay ay namatay kasama ng Panginoon nung siya'y namatay. Tapos na ang paghuhukom dahil tinanggap na ng Panginoon ang paghuhukom na para sa atin. Kaya tayo ay inilibing kasama ng Panginoon. At nang ang Panginoon ay nabuhay na muli, tayo ay muling nabuhay kasama niya. Sa Efeso chapter 2, binuhay tayo kay Kristo at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Umakyat si Jesus sa langit at umupo sa kanan ng trono ng Diyos. At tayong mga naligtas, bagaman ang ating katawan ay narito sa lupa, ang ating posisyon bilang ligtas ay sa langit kasama ni Jesus, sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nahalal bilang pangulo, sinasabi nating siya'y nakaupo o nailukluk sa luklukan ng pangulo. Tumutukoy ito sa posisyon. Sinasabing may nakaupo sa upuan ng isang ministro. Hindi ito tumutukoy sa pag-upo sa upuan ng ministro, kundi posisyon ng ministro. Ang taong ligtas ay namatay at inilibing kasama ng Panginoon, at kasama ng Panginoon ay bumangon sa panibagong buhay. Kung paano ang Panginoon ay umakyat at naluklok sa kanan ng Diyos, ganun din tayo, kasama ng Panginoon, nakaposisyon sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Kaya pagdating natin sa harap ng Panginoon, doon tayo pupunta. Binabanggit ng Biblia ang kahalagahan ng posisyon ng tinubos na Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Kaya ang mga taong ligtas ay nasa Panginoon. Sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Nasa akin ang Panginoon. Siyempre, siya'y nasa langit. At siya rin ay nasa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu ay iisa. Iisang Diyos sa tatlong persona. Ito ay isang bagay na hindi kayang maunawaan ng ating makamundong kaalaman. Ang Diyos Ama, siya ang Diyos na nangako sa bayan ng Israel sa panahon ng Lumang Tipan. Ang Anak na si Jesus ay dumating sa laman gaya ng ipinangako. Nabuhay sa mundo sa loob ng 33 taon at namatay at muling nabuhay ayon sa pangako. At pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, dumating ang banal na Espiritu. Hindi lamang upang ipaunawa sa atin ang biyaya ng Diyos, kundi upang manahan din siya sa loob natin. Kaya nga sa Roma chapter 8 verse 9, kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ipinapaunawa nito na ang banal na Espiritu ay nasa loob mo. Sabi, Espiritu ay nananahan, Diyos ay nananahan, si Kristo ay nananahan. Ganito binanggit. Gayunpaman, ang Panginoon ay kasalukuyang nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at hindi na tayo mapapawalay sa Panginoon. Isa itong kamangha-manghang bagay. Kahit na medyo mahirap unawain gamit ang kaalaman natin, katotohanan pa rin ito. Kahit na mahirap para sa atin na unawain, mananatili itong katotohanan. Kahit na hindi natin lubos maunawaan, ay pwede nating paniwalaan, di ba? Paano ba biglang nagkaroon ng universe sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Kahit na gaano pa natin isipin gamit ang utak natin, hindi natin alam. Pwede tayong maniwala na ito ay nangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit ba namatay si Jesus para sa isang makasalanang tulad natin? Dahil sa kanyang pag-ibig, pwede natin itong paniwalaan. Kaya sa unang Juan chapter 4, ating nalaman at sinampalatayan na ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi natin kayang mawari ang pag-ibig ng Diyos kung gaano ba ito kadakila. Ang lawak, haba, taas, luwang at lalim ng pag-ibig na yon ay higit sa kaalaman gaya ng binanggit sa Efeso chapter 3 verse 19. Habang pinag-aaralan natin ang Biblia pagkatapos maligtas, unti-unti nating nauunawaan kung gaano talaga kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Alam ng isang bata na mahal siya ng kanyang magulang. Ngunit kung gaano siya kamahal ay hindi niya lubos na maiintindihan bilang bata. Mauunawaan niya ito habang lumalaki siya.
Tulad nito, habang lumalago tayo, unti-unti nating nauunawaan ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Mas malapad pa sa karagatan kung gaano kataas ito. Mas mataas pa sa kalangitan. Ang haba ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Habang lumalakad tayo sa daan ng ating pananampalataya, unti-unti nating naunawaan. At naririnig natin siyang nagsasabi, kayo'y mapuno ng kapuspusan ng Diyos. Gayunman, pagkatapos maligtas, tayo ay na kay Kristo at ang Panginoon ay nasa akin. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya, ang isang ligtas na tao ay na kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo. Siya'y bagong nilalang. Isang bagong nilalang. Nilikha ng Diyos ang universe at ang lahat ng mga bagay. Sa Genesis chapter 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha niya ang langit at ang lupa. At sa loob ng anim na araw, nilikha niya ang lahat ng may buhay sa lupa. Kabilang na ang iba't ibang uri ng mga halaman at mga hayop ayon sa kanilang uri. At sa huli, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ito ang unang paglikha. Itong unang paglikha, hindi ito ang kabuuan. Ang unang paglikha ay hindi kabuuan. Halimbawa, kapag nagtatayo ng isang bahay o gusali, ito ay isang bagay na hindi natin madalas na nakikita. Gayunpaman, kadalasan, nagtatayo muna ng isang pansamantalang istruktura bago itayo yung aktwal na gusali. Nagtatayo ng pansamantalang istruktura upang maihanda ang mga kinakailangang bagay para sa pangunahing gusali. At kapag tapos na ang pangunahing gusali, itong pansamantalang istruktura tinatanggal. Katulad nito, ganyan din ang mundo. Hindi ito permanenteng gawa ng Diyos. Kaya sa Apokalipsis chapter 21, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. Ang unang langit at ang unang lupa ay tumutukoy sa mundong ito na tinitirhan natin ngayon. Sabi dito, lumipas na. Bakit lilipas? Dahil hindi ito walang hanggan. Sa Hebreo chapter 1, ang lupa at langit ay mga gawa ng iyong kamay, sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili, silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Ibig sabihin, maluluma, mabubulok. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong inululon, at gaya ng damit, sila'y mapapalitan. Ibig sabihin, ay mababago tungo sa isang bagay na perpekto. Alam niyo ba na sa lahat ng mga lugar na nilikha ng Diyos, ang pinakamahalagang lugar ay itong mundo? Sa dinami-dami ng mga planeta at mga bituin sa kalawakan, ano ang pinakamahalagang lugar kapag tumitingin ang Diyos? Ito ang mundo. Marahil ay nasasabi ng tao, napakalawak ng mundo. Malawak ang mundo. Ngunit kahit na sinasabi niyang malawak ang mundo, maraming bahay dito, sa isip niya, ang sarili niyang bahay ang pinakamahalaga, di ba? Palagi niyang iniisip ang sarili niyang bahay. Sa tuwing aalis siya, gusto niyang makauwi kaagad. Mayroon siyang tinatawag na attachment sa kanyang bahay. Oo, sa kanyang sariling bahay. Bagamat nilikha ng Diyos ang universe at pinamamahalaan ito, ang pinagtutuunan niya ng pansin ay itong mundo. Bakit? Dahil ang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, nakatira dito. Dahil narito ang mga tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa mga awit 49, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa gaya ng mga hayop na namamatay. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang pinakamarangal ay tao. Tayo'y nasa karangalan. Ibig sabihin, pinakamahalaga. Bakit? Ang likhain ayon sa larawan ng Diyos ay hindi isang simpleng bagay. Sapagkat siya ay nilikha para sa banal na plano at layunin ng Diyos. Sa mata ng Diyos, tao. Ang tao na siyang nilikha.
para sa kanyang banal na plano at layunin ang pinakamarangal. Kasi nilikha sila para sa kanyang banal na plano at layunin. Siya ang nilalang na pinakamahalaga sa lahat. Subalit ang taong hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na namamatay. Sa ikalawang Pedro, chapter 2, ang tao ay ang hayop ay ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Ipinanganak ang mga hayop upang hulihin at patayin. Kaya nga, hindi mabigat sa ating konsensya kahit na humuli tayo ng hayop at patayin natin ito. Ang mga hayop ay talagang ipinanganak upang patayin. Ang mga tao naman sa kabilang banda ay nilikha, hindi nilikha para sa kamatayan, kundi para magmana ng buhay na walang hanggan. Nilikha ng Diyos ang mundo. Si Jesus ay pumarito upang magbigay ng buhay na walang hanggan. At tayo naman ay narito upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Dahil dito, walang kahit na anong nilalang ang mas mahalaga kaysa tao. Sa Mateo chapter 16, sinabi ni Jesus, anong mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? Anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hindi pisikal na buhay ang binabanggit dito. Ang mas mahalaga kaysa buong mundo ay ang walang hanggang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya nga, upang tubusin ang kaluluwa ng tao, isinugo ng Diyos ang tanging anak dito sa mundo upang mamatay doon sa krus. Bakit? Kasi nga napakahalaga ng kaluluwa. Kailangang tubusin kahit na napakataas ng presyo. Kaya, hindi nilikha ng Diyos ang mundo upang maging perpekto. Sa takdang panahon, wawasakin din itong mundo. Sa Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Sa mundong ito at sa bawat bagay na nasa silong ng langit, mayroong kapanahunan. Kapag dumating ang takdang panahon, lahat magtatapos. Ang mundong ito ay hindi magpakailanman. Sa Ecclesiastes chapter 3, iniligay niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Iniligay niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ang mga tao ay nabubuhay ng ilang dekada, ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. At dahil sa ang tao ay mayroong espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, mayroon silang pagnanais na mabuhay magpakailanman kasama ang Diyos. Kaya ang mundong ito ay paghahanda para sa walang hanggang mundo. Kaya nga lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi perpekto. Lilipas ang lahat ng ito pagkaraan ng ilang sandali. Ang mundong ito rin ay maluluma na gaya ng kasuotan. Alam niyo ba kung gaano nakatanda ang mundo? Tungkol sa mundo, sinasabi ng Biblia na ito ay wawasakin sa pamamagitan ng digmaang nuklear. Ngunit kahit na hindi mangyari ang digmaang nuklear, kahit na hayaan lang natin ito, masisira pa rin ito, di ba? Lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Kaya itong lupa ay papalitan ng bago. Ang tao ay nabubuhay ng ilang dekada. Ngunit kahit na mabuhay ka sa mundong ito ng ilang dekada o 100 taon, ito ay pansamantalang hintuan lamang upang makapunta sa walang hanggang mundo. Kaya sa Hebreo chapter 13, dito sa mundong ito ay walang lunsod na magtatagal. Ang hinahanap natin ay ang lunsod na darating. Sa mundong ito ay walang lunsod na magtatagal. Wala ritong lugar na pwedeng tirhan magpakailanman. Ang hinahanap natin ay ang lunsod na darating. Kaya sabi ng Diyos, kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Sa anumang kaso, ang mga bagay sa mundong ito ay maluluma at maglalaho. At ang mga tao sa mundong ito ay lilipas pagkaraan ng ilang sandali. Sa Panaghoy chapter 3 verse 33, hindi niya kusang pinahihirapan ang mga anak ng tao o sinasaktan man. Dahil sa kasalanan, isinumpa ng Diyos ang mundong ito. Siya ay nagdala ng kahirapan, sakit at kamatayan. Pero hindi ito ang intensyon ng Diyos. Hindi ito dahil sa kinasusuklaman ng Diyos ang tao kaya gusto silang puksain. Kundi upang ituro sa mga tao na ang mundong ito ay hindi lugar na pwedeng tirhan magpakailanman.
Isinumpa ng Diyos ang mundo upang ituro sa atin na walang tunay na pag-asa o kasayahan sa mundong ito. Kasi kung ang mundo ay masaya at masagana, iisipin ng mga tao, nasaan ang langit? Ang mundong ito'y langit. At mabubuhay ang mga tao na pinapaunlad ng agham, sibilisasyon, sining, libangan, at lahat ng uri ng mararangyang bagay sa mundo na isinumpa ng Diyos. Labag ito sa plano ng Diyos. Ang mundong ito ay hindi ganoon kasaya. Hindi ito magandang lugar. Hindi ito lugar na pwedeng tirhan magpakailanman. Ngunit sinusubukan ng mga tao na paunlarin ang isinumpang mundong ito sa abot ng kanilang makakaya. Itinatayo nila ito na gaya ng pagtatayo sa tore ng Babel. Inaakala nilang mabubuhay sila rito ng mahabang panahon. Kahapon, may isang deacon na nag-message sa akin sa Kakao Talk. Nakalagay doon ang tungkol sa isang sikat na tao sa Amerika. Artista yata. Kumikita siya ng malaking pera, malapalasyo ang bahay niya, at nagmamaneho siya ng pinakamagagarang sasakyan. Tinatamasa niya ang lahat ng bagay sa mundo, pero biglang nagkasakit ang lalaking ito. At nakaratay na lamang siya doon sa ospital. Gaano man karangya ang kanyang bahay, hindi niya matirhan. Kaya pa ba niyang imaneho ang mamahalin niyang kotse? Hindi. Siya'y nakasakay sa isang wheelchair na itinutulak ng nurse. Anong silbi ng marami niyang kayamanan? Walang kabuluhan. Si Solomon din, na nagpakasasa sa lahat ng bagay sa mundo, ay nagsabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Bakit niya sinabing walang kabuluhan? Kasi lumilipas din pagkaraan ng ilang sandali. Sa unang Juan, chapter 2, verse 17, ang sandibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ang mga bagay sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Pagkatapos mong maligtas, lumikha ang Diyos sa iyo ng isang bagong tao. Isang bagong nilalang. Tingnan ko sa English translation. Sabi doon, new creation. Isang bagong nilalang. Bagong likha ng Diyos. Bagong nilalang. Sa Apokalipsis chapter 21, nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Silang mga naligtas, kasama nila ng Diyos. Kasama nila ang Diyos. Doon ay wala ng luha, hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati man. Upang makapasok ka sa bagong langit at bagong lupa, kung saan ang lahat ay perpekto, banal, maluwalhati at walang hanggan, dapat ikaw ay maging bagong nilalang. Hindi ka makakapasok sa bagong langit at bagong lupa sa iyong dating sarili. Kaya kung ang sino naman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Nilikha ng Panginoon. Hindi sarili ko ang gumawa. Likha ng Panginoon. Kaya sa Efeso chapter 2, tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa. Ang mga ligtas na tao ay muling nilikha ng Diyos. Hindi niya inayos yung luma, kundi gumawa siya ng isang ganap na bago. Kaya siya ay bagong nilalang. Hindi inayos ang luma. Gumawa siya ng isang ganap na bago. Sinasabi na ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang luma ay ang dating pagkatao. Ang taong isinumpa ay lumipas na. Lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lumipas na. Kung titingnan natin ang mga salitang ito, sa palagay mo, ano ito sa simpleng salita? Ang taong ligtas sa isang bagong tao. Ginawa ako ng Diyos na isang bagong tao. Nanilikha ng Diyos.
upang dalhin sa bagong langit at bagong lupa. Nilikha ng Diyos ang una at lumikha ang Diyos ng isa pang bago. Siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang makasalanan na nakay Adan, ang isinumpang tao ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tingnan ninyo. Ibig sabihin na ipapakita ninyo. Kaya ngayon ay kailangan mong mamuhay gaya ng isang bagong tao. Ang lahat ay naging bago. Nilikha tayo ng Diyos na bagong nilalang upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Dati ay isinumpa, ngunit ang mga nakatagdang hatulan ay namatay kasama ng Panginoon, muling binuhay kasama ng Panginoon, at ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon tayo ay naging mga bagong nilalang na makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Ano man ang kasalanan, paghatol at sumpa, ang lahat ay naging bago. Nang makita ko ang mga salitang ito, may sumagi sa isip ko. Hindi na ito pangkaraniwan sa mga araw na ito, ngunit noon ay may mga naglalako ng minatamis. Bili na kayo, ngunit hindi lang pera ang pwede mong ipambili. Ang mga bagay na sira, tulad ng mga basag na bote, mga bagay na hindi magagamit ay pwede mong ipambili. Kapalit ng iyong basura ay bibigyan ka ng minatamis. Kung tatanungin mo siya, "Mister, ano ang gagawin mo sa lahat ng basurang yan?" Sasabihin niya, "Ah, ito? Sinisegregate ko. Salamin sa salamin. Aluminum sa aluminum. Bakal sa bakal. At pagkatapos ay tinutunaw ko sa pagon. At gumagawa ko ng mga bagong gamit. Kagamitan. Bagong palayok, mangkok, at iba pa." Napakagaling niya. Kinukuha niya ang mga lumang bagay at gumagawa siya ng mga bagay na bago. Sumagi ito sa isip ko. Maaring ang ilan ay magsabi, "Mister, kaunti lang naman ang sira, kaya dagdagan mo ang minatamis na ibibigay mo. Anong gagawin? Nung tindero, dudurugin niya ito kasi kailangan din namang ipasok sa pugon. Hindi importante kung kaunti lang ang kasalanan o hindi masyadong masama." Gaya ng pagpasok sa pugon upang makagawa ng bagong sisidlan, kung ikaw ay nasa loob ni Kristo, na kay Kristo, ikaw ay muling nilikha at naging bagong tao. Kaya kailangan nating malaman na kay Kristo, sa loob ni Kristo ay ginawa tayong bago ng Diyos. Tayo ay isang bagong nilalang, di ba? Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang makasalanan ay naging matuwid. Ang anak ng Diablo ay naging anak ng Diyos. Ang anak ng impyerno ay naging taong pupunta sa langit. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Hindi ba kamangha-mangha? Mahirap bang paniwalaan? Dapat nating paniwalaan ang nagawa ng Diyos. Tayo ay talagang ginawang bago. Nagkaroon tayo ng bagong katayuan. Tayo ay ginawang anak ng Diyos. Dapat tayong maniwala na ang taong ligtas ay isang bagong nilalang. Kaya tumingin tayo dito sa Efeso, Kapitulo 4. Efeso, Chapter 4. Efeso, Chapter 4. Verse 21. Efeso, Chapter 4, Verse 21. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay
ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang salitang ito ay medyo naiiba. Sa talatang binasa natin kanina, sabi, naging bagong tao, naging bagong nilalang. Pero dito, sabi naman, magbihis ng bagong pagkatao. Ang ibig sabihin nito, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Tayo ay mga tao na ng langit. Ang lumang bagay ay lumipas na. Tayo ay naging bago. Ngunit nasa atin pa rin ang dating likas na mayroon tayo noong ipinanganak tayo sa kasalanan. Hindi ba't maganda sana kung nawala na lahat ito? At ang mayroon na lang sa atin ay malinis na puso? Ganda sana kung ganun. Ang isang hari ay biglang nagdala ng isang pulubi at ginawa siyang prinsipe. Kaya ngayon, isa na siyang prinsipe. Ngunit ang mga nakasanayan niya bilang pulubi ay hindi kaagad mawawala. Namumulot pa rin siya ng mga tira-tirang pagkain. Natutulog pa rin siya sa sulok kahit na may maayos ng higaan. Hindi na niya dapat gawin yun kasi isa na siyang prinsipe, di ba? Kahit siya isa ng prinsipe, hindi pa rin nawawala sa kanya ang dati niyang nakasanayan. Kaya nga, siya ay kailangang maturuan at unti-unti siyang mababago. Ganon din po tayo. Tayo ay mga anak na ng Diyos, mga mamamayan na ng langit, mga bagong tao. Subalit, nananatili pa rin ang likas na kasamaan. Nasa atin pa rin ang dating likas. Kaya tayo ay tinuturuan kay Jesus. Tayo ay tinuturuan ng katotohanan. Kaya nga, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Nasa atin pa rin ang likas na maaaring sumunod sa tukso ng mundo. Hindi porket ligtas ka na ay titigilan ka na ng Diablo. Hindi maaagaw ng Diablo ang ating kaligtasan, ngunit pwede niyang pabagsakin ang ating buhay Kristiyano. Gagawin niya ang lahat upang huwag tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Alisin ninyo ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Ito ang dati nating pagkatao. Kailangan nating alisin ito. Tanggalin. Mayroong isang manugang na babae na naghanda ng isang bagong damit para sa kaniyang biyanang lalaki. Itong biyanang lalaki ay buong taon hindi nagpapalit ng damit. Sabi niya, ayos lang daw kahit na mabaho at marumi yung damit niya. Kaya sinabi nung manugang na babae, "Tay, bagong taon na bukas. Darating ang mga apo mo. Pupuntahan ka nila dito at magsasagawa sila ng New Year's vow. Magpalit ka na ng damit at isuot mo ito." Tapos sabi ng biyanan, "Sige." Kinabukasan, pumunta sila sa kanya at naroon siya. Naghihintay siya doon na suot yung bagong damit sa ibabaw ng marumi niyang damit. Ipinang-ibabaw sa maruming damit. "Tay, kailangan mong tanggalin yung luma at maruming damit." "Hindi. Hindi, saglit ko lang naman itong susuot. Hubarin ko din naman pag alis nyo. Abay, kung ganun, ay tapon mo na lang yung bagong damit."
Ang manugang ay naghanda ng bagong damit na isinuot ng kanyang biyanan sa ibabaw ng maruming damit. Subalit ang Diyos ay hindi magsusuot sa iyo ng bago malibang alisin mo ang luma. Hindi magsusuot ang Diyos sa iyo ng bago malibang alisin mo ang luma. Ito ang lumang pagkatao. Kailangan nating hubarin ng paisa-isa ang ating likas na kasamaan. Kaya alisin mo ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Dapat nating tanggalin ang lumang pagkatao ng paisa-isa. Kaya dapat nating iwaksi ang ating kasakiman, masasamang gawi, masasamang pag-iisip. Itapon ang lahat ng mga ito ng paunti-unti. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kailangan nating mabago sa araw-araw, mula sa puso. Gaya ng aking nasabi, ang pulubi ay mayroon pa rin ugali ng pulubi kahit na isa na siyang prinsipe. Kailangan niya itong tanggalin ng paisa-isa. Kailangan niyang maturuan at mabago. Ngayon, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Subalit, lumalabas pa rin ang lumang likas. Ang inggit, kasamaan, kasakiman, masasamang pag-iisip, at pagnanasa sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Sinusubukan nating maging gaya ng mga tao sa mundo. Lumalabas itong mga maruming bagay na ito. Dapat nating hubarin ang mga ito. Dapat nating hubarin, alisin. At magbago sa espiritu ng pag-iisip. Dapat tayong mabago sa araw-araw. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa Genesis chapter 17, nang si Abraham ay 99 years old, sinabi ng Panginoon, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. 99, kulang ng isa para maging 100. Si Abraham ay malapit na sa Diyos, subalit kulang pa rin siya. Lumakad ka sa harapan ko na walang kapintasan. Nang siya 100 taong gulang, ibinigay ng Diyos si Isaac. Gusto ng Diyos na mabago tayo ng higit at higit pa. Sa Efeso chapter 4, verse 23 at 24, magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Dapat nating isuot ang bagong pagkatao at dapat tayong mabago na higit at higit pa. Sa Kawikaan chapter 25 verse 4, ang dumi sa pilak ay iyong alisin. Kapag ang pilak o ginto ay unang natagpuan, walang purong ginto, walang purong pilak. Sa una ay marami silang halong dumi. Subalit paulit-ulit na inilalagay sa apoy at inilalabas, ipapasok at ilalabas. At ang lahat ng dumi ay natatanggal at ito ay nagiging dalisay na ginto. Ang dumi sa pilak ay iyong alisin. Ang pilak ay maaaring gamitin sa paggawa ng magagandang sisidlan. Sa Kawikaan chapter 25 verse 4, ang dumi sa pilak ay iyong alisin at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Sa Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 19, lumayo kayo sa kalikuan. Lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Itong tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay ang mga ligtas. Sabi rito, lumayo kayo sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay lumayo sa lahat ng karumihan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, siya ay magiging tanging kagamitan. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilag, kundi mayroon ding kahoy at luwad. Ang iba'y sa natatanging pagagamitan at ang iba'y para sa karaniwan.
Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay mayroong hamak na sisidlan. Ibig sabihin, kung lilinisin mo ang iyong sarili mula sa lahat ng kasalanan at karumihan, ikaw ay magiging isang sisidlan na karapat-dapat gamitin ng Panginoon. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Ang isang maruming mangkok ay hindi magagamit. Hindi mahalaga kung ito'y gawa sa ginto o kristal. Kung marumi, hindi ito pwedeng paglagyan ng masarap na pagkain. Kahit na ito ay gawa lang sa luwad, kung malinis naman, magagamit ito ng madalas. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng tao batay sa kayamanan, katayuan o katanyagan. Ang ginagamit niya ay taong malinis. Kaya, kung nililinis mo ang iyong sarili, ikaw ay magiging isang tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Yan ang kanyang sinabi. Kaya nga araw-araw, sinasabi niya sa atin na maging malinis. Dapat tayong maging malinis. Paano tayo magiging malinis? Sa Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, ang ating mga kasalanan ay nahugasan, nalinis magpakailanman. Paano naman ang ating pamumuhay? Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, paunti-unting binabago ng Espiritu Santo ang ating puso, isip at gawa sa pamamagitan ng salita. Nililinis tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Sa Efeso 5:26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kung paanong araw-araw naghuhugas tayo, naghihilamos tayo ng mukha, nagsha-shower, naliligo. Kung walang tubig, paano tayo magiging malinis? Gaya ng paghuhugas ng tubig, tayo ay nililinis sa pamamagitan ng salita. Habang tayo ay nagbabasa, nagme-memorize, nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti tayong nagiging malinis. Tunay na malinis. Kung ang isang tao ay hindi nagbabasa ng Biblia, ayaw mag-memorize, hindi nakikinig sa sermon, at walang intensyon na sumunod ng paunti-unti, paano sila magiging malinis? Ang gayong tao ay hindi magiging tunay na malinis. Ang ligtas ay nililinis at pinababanal araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo at salita. Kung titingnan natin sa unang Juan, chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi lang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, ginawa din tayong mga anak. Ito hindi dahil sa mahusay tayo sa mga espesyal na bagay, kundi dahil sa minahal tayo ng Diyos. Sa unang Juan, chapter 3, verse 2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, ito'y tumutukoy sa pagdating ng Panginoon. Tayo ay magiging katulad niya. Ang ating katawan ay babaguhin tulad ng sa kanya, banal at maluwalhati. Gaya ng binanggit sa Filipos, chapter 3, verse 20 to 21, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang katawan ng kaluwalhatian. Ayon sa kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Mababago tayo tungo sa maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Sa unang Juan, tres-tres, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Silang umaasa na magiging kagaya ng Panginoon ay naglilinis ng kanilang sarili gaya naman niyang malinis. Dapat nating sikapin na linisin ang ating sarili, ang puso at buhay gaya ng Panginoon na malinis. Paano? Dapat tayong manalangin, magbasa, mag-aral ng Biblia, makinig sa salita, sikaping sumunod sa bawat salita sa abot ng ating makakaya.
Ito ang unti-unting magpapadalisay sa iyo. Kung hindi ka nagbabasa o nakikinig, kahit na alam mo ang salita, pero kung wala ka namang interes na sumunod, paano ka magiging malinis? Paano kung ang pag-uugali mo ay kagaya pa rin ng dati? Kung ang sino man ay patuloy na nabubuhay na kagaya pa rin ng dati, abay, kakaiba ito. Hindi ito natural. Pagkaganito, mahalagang suriin kung ang Diyos ba ay talagang nasa iyo. Suriin ang iyong sarili kung ligtas ka ba talaga o hindi. Ang kaligtasan ay nangyayari kaagad at tayo ay ginawang bagong tao. Ngunit hindi agad tayo magiging malaanghel. Gayunpaman ang ating puso pagkatapos at pagkatao ay at pamumuhay ay magkakaroon ng pagbabago ng paunti-unti. Ito yung paglago. Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa, kundi mayroon ding kaligtasan ng pamumuhay o kaligtasan ng pagkatao. Habang nababago ang ating pagkatao, nababago rin ang ating pamumuhay. Kailangan magkaroon ng proseso ng paglago. Hindi sapat na makontentong natanggap ang kaligtasan. Ang isang taong may tiyak na pag-asa na makapasok sa bagong langit at bagong lupa ay dapat na maging malinis araw-araw. Kung paanong banal at malinis ang Panginoon. Kaya sa unang Pedro, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kayo'y maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya ang ating pagkatao ay dapat na unti-unting mabago. Upang maging banal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. At ang ating pananalita din, itong ating pananalita ay dapat din na mabago. May ilang nagsasabi, natanggap ko na ang kaligtasan, ngunit walang nababago sa kanilang pananalita. Sila'y nagsasalita ng walang ingat, nagbibiro ng mga kabastusan, nanggalait at nagsasalita ng masasamang bagay. Ang ating pananalita at gawa ay kailangang dumaan sa patuloy na pagbabago. Sa unang Pedro, chapter 4, sino mang nagsasalita ay gawin yon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Ibig sabihin, habang natututo tayo sa Biblia, dapat tayong magsalita na parang ang ibinabahagi ay salita ng Diyos. Sinasabi pa rito, sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Kaya dapat tayong maging mas katulad ng Panginoon. Alam mo ba kung sino ang kamukha ng mga monghe? Sa tingin nyo, sino ang kamukha nila? Si Buddha. Ginagaya nila si Buddha. Mukhang maawain si Buddha, di ba? Kaya inuukit nila sa kahoy ang itsura ni Buddha. Tak, tak. At sinisikap nilang gayahin. Ang ilang mga babae, pag naglilihi, kumukuha sila ng litrato ng hinahangaan nilang tao at palagi nilang tinititigan yun. Naniniwala sila na ang sanggol sa kanilang sinapupunan ay magiging kamukha ng taong yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Gayunpaman, kung titingnan ninyo ang mga monghe, nagiging kamukha sila ni Buddha. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nila, ngunit nagmumukha din silang maawain. Kaya bilang mga mananampalataya ni Jesus, sino ba ang dapat na katulad natin? Dapat maging katulad tayo ng Panginoon, di ba? Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Dapat tayo magkaroon ng pag-iisip na kagaya ng sa Panginoon. Unti-unting maging tulad niya. Nagpapatuloy tayo sa prosesong ito. At sa pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin tulad ng sa Kanya. Gaya ng uod na nagiging sikada pagkatapos ng 7 taon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi lang. Ang uod ay unti-unting nababago. Pagkatapos ng 7 taon, naaalis ang balat at nagiging sikada at lumilipad. Kagaya nito, ang ating panloob na pagkatao ay kailangang paunti-unting mabago.
At sa pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay magiging gaya ng sa Kanya. Paano kung wala pang 3 taon? Sa katunayan, 7 taon ang kailangan upang maging sikada. Pero kung nasa 3-4 taon pa lang at pagkatapos ay ginunting at ilalabas, magiging sikada ba ito? Aray! Siguro, yun ang sasabihin niya. Ang sabilitang pagkuha nito ay hindi tamang paraan. Kailangan siyang mabago sa natural na paraan. Natural na paraan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, magbago sa spirito ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ibig sabihin ay magkaroon ng buong pagkatao ng isang totoong Kristiyano. Gaya ni Kristo, kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya. Aral ng aral ng Biblia, gaano man karami ang kanilang napapakinggan, pero kung walang nababago, nakapagtataka. Nakapagtataka kung bakit walang nababago. Kahit puno, kahit yung puno, pagkaraan ng 3 taon ay nagsisimula ng mamunga, di ba? Pero 3 taon ng ligtas. 5 taon, 10 taon, pero wala pa rin nababago. Tingnan natin sa Colossians chapter 3. Efeso, Filipos, Colossians. Tingnan natin sa Colossians chapter 3 verse 9. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang magawa nito. At kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Babasahin ko din po. Ito pong verse 7, babasahin ko din po. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una. Ngunit ngayon ay itinakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masasamang pag-iisip, panalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Kung ang isang ligtas na tao ay nagagalit sa isang brother na may nagawang mali, at kinapupuotan siya, hindi pinapatawad at sinisisi siya, hindi ito tama. Huwag natin itong gawin. Kailangan nating patawarin ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, pagtiisan ninyo ang isa't isa. Kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Sa Mateo din, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama, kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Hindi ako sigurado kung alam na ito ng lahat. Nakakakita ako ng mga nagsasabing hindi daw nila kayang patawarin ang iba. Colossians verse 8 at 9, ngunit ngayon na itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Hindi ba dapat nating alisin ang ating dating pagkatao? Ang Diyos ang lumalang sa atin, bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kaya gaya sa talatang ito, dapat ay patuloy tayong nababago. Tingnan natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2 verse 10.
sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Nilalang tayo ng Diyos. Iniligtas niya tayo at ginawa tayong bagong nilalang. Tayong mga ligtas ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Ang bawat nilikha ay may layunin kung bakit ginawa, di ba? Halimbawa, itong microphone. Ito ay ginawa upang palakasin ang salita at marinig ng husto ng maraming tao. Ang relo ay ginawa upang magsabi ng oras. Bawat nilikha, mayroong layunin. Mayroong layunin. Kaya bakit tayo nilikha ng Diyos bilang bagong nilalang? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tayo na mga bagong nilalang ay nilikha para sa mabubuting gawa kay Kristo na inihanda ng Diyos ng una pa. Plano na ng Diyos na iligtas tayo bago pa man likhain ang mundo. Kanyang isinugo si Jesus upang tubusin tayo ayon sa plano. At ang mga naligtas ay ginawa niyang bagong nilalang. Para saan? Mayroon ng inihandang layunin ang Diyos. Mayroon na siyang nakahandang layunin. Kung bakit niya tayo iniligtas? Kung bakit niya tayo ginawang bagong nilalang? Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, ginawa rin niya tayong bagong nilalang para sa mabubuting gawa. Kung ganun, ano ba ang mabubuting gawa? Tungkol ba talaga saan ito? Ano ba itong mabubuting gawa? Tingnan natin sa mga gawa, chapter 10. Gawa, chapter 10, verse 38. Mga gawa, chapter 10, verse 38. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos. Sabi rito, si Jesus na taga Nazareth. Bakit siya tinawag na ganun? Ang Nazareth ay isang mahirap at hindi pinapansing bayan. Dahil si Jesus ay ipinanganak sa Nazareth, sabi ni Nathaniel, meron bang mabuting bagay na pwedeng manggaling sa Nazareth? Ang Nazareth ay isang bayan na hindi pinapansin. Kaya nga Jesus na taga Nazareth. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Siya'y binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti, si Jesus ay naglibot sa buong Israel upang gumawa ng mabuti. Ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo at kapangyarihan kay Jesus. Si Jesus ay naglibot sa buong lupain ng Israel upang gumawa ng mabuti. Ano ang kanyang mabubuting gawa? Nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Pinagaling ni Jesus ang lahat ng kinakaladkad ng Diablo patungo sa impyerno. Iniligtas sila ni Jesus. Iniligtas sila ni Jesus. Sapagkat kasama niya ang Diyos. Pumarito si Jesus sa mundo bilang isang tao. Siya'y binuhusan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Habang nag-iikot sa lupain ng Israel, binuhay niya ang mga patay, nilinis ang mga ketongin, binigyan ng paningin ng bulag, pinagaling ang lahat ng inaalihan ng Diablo. Ang lahat ng ito ay naglalarawan sa pagtubos sa ating Espiritu. Na pagkatapos ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pagatkyat sa langit, ang banal na Espiritu ay bababa sa Pentecostes
at darating sa mga naligtas mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya nga, naglibot siya, naglibot, na gumagawa ng mabuti saan man siya magpunta. Ngayon, nasaan ang mabubuting gawa na ginawa ni Jesus? Ito'y nasa atin. Nasa kalagitnaan ng maraming naligtas na banal. Nasa atin. Nasa kalagitnaan natin. Sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon sa kanya na makakagawa ng totoong sagana sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapangyarihang gumawa kay Jesus, nasaan na ito ngayon? Ito ay nasa atin na ngayon. Ang mga ligtas ay ang katawan ni Jesus. Siya ang ulo at tayo ang katawan, di ba? Sino ang nasa katawan? Ang Panginoon. Siya na naglibot sa Israel at nagpagaling ng mga pinahihirapan ng Diablo ay gumagawa ngayon sa kalagitnaan natin. Patuloy pa rin siyang nagpapagaling ng mga pinahihirapan ng Diablo at nagliligtas sa mga napapahamak na spirito. Yan ang pinakamabuting gawa na ginagawa ng Diyos. Mayroon pa bang mas mabuting gawa kaysa rito? Oo, yung magbigay ng pagkain sa isang taong gutom ay mabuting gawa. Ang gamutin ng may sakit ay isa ring mabuting gawa. At marami pang mabuting gawa. Ang magbigay ng scholarship sa isang estudyanteng walang pangmatrikula, gaano ba kabuti ang gawang ito? Ngunit ang pinakamabuting gawa na ginagawa ng Diyos ay ang pagpapagaling sa mga inaapi ng Diablo. Sa mga gawa, chapter 26, upang ibalik sila mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos. Ang ibalik ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos, mayroon pa bang mas mabuting gawa kaysa rito? Ang kanyang mabuting gawa ay ang iligtas ang mga spiritong patungo sa impyerno at gawin sila mga taong patungo sa langit. Ano ba ang layunin ng Panginoon? Bakit niya tayo iniligtas? Bakit niya tayo ginawang bagong tao? Ito ay ang unti-unting mabago ang ating panloob na pagkatao at maging gaya ni Kristo upang ang banal na spirito ay makagawa ng mabuting gawa sa pamamagitan natin. Pagalingin ang mga pinahihirapan ng Diablo, iligtas ang mga patay, linisin ang mga makasalanang tulad ng kitungin. Para magligtas ng spirito, tayo ay ginawa niyang bagong nilalang para sa bagay na ito. Tayo ay ginawang bagong nilalang para sa bagay na ito. Para magligtas ng spirito. Tingnan natin sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1. Verse 5 at 6. Para sa inyong pakikisama sa Ebanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon, na may tiwala sa mismong bagay na ito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Mula sa unang araw, kailan ang unang araw? Ang araw na naligtas tayo, yun ang unang araw. Para sa inyong pakikisama sa Ebanghelyo. Pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, ano ang nagsimula? Pakikisama. Sa unang Korinto, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan at tinawag tayo upang makisama kay Jesus. Sa English, tinatawag itong fellowship. Pagkatapos nating maligtas, hindi tayo nag-iisa. Mayroon tayong mga ligtas na brothers and sisters. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, magkakaroon siya ng pakikisama sa kanyang mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak, di ba? Kung paano ang sanggol ay naiingatan at lumalago sa pakikisama, sa oras na tayo ay maligtas, mayroon din tayong pakikisama sa Diyos at kay Jesucristo. Kaya sa unang Juan, chapter 1, verse 3, tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Hindi ito pakikisama ng tao, kundi isang pakikisama sa loob ng banal na kapulungan kasama ang Ama at si Jesucristo. Kaya para sa inyong pakikisama sa Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ang ibig sabihin ng fellowship
ay pakikisama alang-alang sa Ebanghelyo. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng fellowship? Ano ang ginagawa niya? Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo. Sa pamamagitan ng fellowship, ang Diyos ay nagsisimulang gumawa ng mabuting gawa. Ano ang mabuting gawa? Ito ang gawain ng kaligtasan. Kaya sa Efeso, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ang Panginoon ay gumagawa kasama natin. Ang kapangyarihan na kay Jesus ngayon ay nasa atin. Sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ano ba ang hinihiling natin? Ano ba ang gusto ng isang taong ligtas? Diyos, tulungan mo ako magkaroon ng maraming pera. Sumikat para makilala ako ng iba. Yan ba ang hiling nila? Yan ay para sa mga patay. Ang gusto natin ay Diyos, naway mas maraming kaluluwa ang maligtas. Pakiusap, tulungan niyo ang mga ligaw na kaluluwang iyon na maligtas. Si Jesus ay namatay sa krus, nagdanak ng mahalagang dugo upang iligtas tayo. Ngunit hindi ito alam ng mga tao. Ang Diyos ay naghihintay na isang araw tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon tulad ng 1 araw upang ang sino man ay huwag mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ganyang puso dapat ang taimtim na hinihiling natin. Nakapaligid sa atin ang pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at maraming taong hindi ligtas. Sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ngunit hindi nila alam na pupunta sila sa impyerno kapag namatay sila. Nang pumunta ako sa Japan, maraming brothers and sisters at evangelist ang nagsusumikap mag-evangelize. Labis ang nararanasan nilang hirap sa pag-evangelize. Ngunit nakakabigo dahil ang mga tao hindi ganun ka-interesado. Bukas ay kailangan ko ulit pumunta sa Hong Kong para mag-Bible seminar. Sabi nila, napakahirap talagang mag-evangelize sa Hong Kong. Ang Hong Kong ay mukhang maluho sa lahat. Kaya sinasabi nila na kahit yung mga naniniwala kay Jesus doon, ay naniniwala lang daw bilang katuwaan. At ang ilang tao ay pumupunta sa simbahang ito at sa simbahang iyon, ang hanap nila ay pakinabang o masasarap na pagkain. At wala silang masyadong interes sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Gayunpaman, wala tayong magagawa kundi ang mag-evangelize hanggang sa wakas. Sapagkat ang kaluluwa ng tao ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Ganyan ang puso ng Panginoon at ito ang taimtim nating hangarin. Sa Kanya na may kakayahang gumawa ng labis-labis at higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Nung ako'y bagong ligtas, gaano ba kahirap ang mag-evangelize? Sana may kwarto ako kahit maliit lang kung saan pwede ako mag-counseling, pero kahit maliit na kwarto wala. Pero kumusta na ngayon? Ngayon ang ating church ay lumaki na ng ganito. Ang Diyos ay gumawa kasama natin. Maraming kaluluwa ang naligtas. Mayroon tayong mahigit 700 evangelists at mahigit 1,000 churches sa 82 na bansa sa buong mundo. Gumawa ang Diyos. Siya ay nagligtas ng napakaraming kaluluwa, higit pa sa panalangin natin. Sinimulan niya ang mabuting gawa sa atin. Nagsimula at nagpapatuloy sa atin, di ba? Ito'y gawang ginagawa ng Panginoon. Gumagawa ang Diyos sa atin. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw na Jesucristo. Ibig sabihin, ay ginawa niya tayong bagong nilikha ng Diyos. Ginawa tayong bagong nilikha upang gawin ang mabuting gawa. Ang mabuting gawa na iyon ay yun yung nagligtas sa atin. At itinalaga ng Diyos ang mga naligtas na gawin ang mabuting gawa. Ginawa niya tayong bagong nilalang para sa layunin na ito. Kung ang mga ligtas na tao ay hindi nababago, mahirap para sa kanila ang makapagligtas ng iba, di ba? Kung ang isang taong nagsasabing ligtas ay patuloy na nagnanasa sa mundo, namumuhay na kapareho ng mga makamundong tao, pag nag-evangelize siya, ano kaya ang sasabihin nila?
Ayusin mo muna yung paniniwala mo. Hindi sila makikinig. Kapag ang puso natin ay nabago, ang pag-uugali, pagpapahalaga, buong paraan ng pamumuhay na bago, ito ang patunay na ang pinaniniwalaan natin ay totoo. Gaano man kaganda ang ating sinasabi, kung ang ating puso at buhay ay hindi nababago, sasabihin sa atin ng mga tao, magaling kang magsinungaling. Ano ba ang kasinungalingan? Ang sinasabi natin ay iba sa buhay natin. Si Jesus, siya mismo ang katotohanan. Sa Juan, ako ang daan, katotohanan at buhay. Kaya bilang mga tagagabay, dapat tayong magpatotoo sa katotohanan. Akayin ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Tayo ay ginawang bagong nilalang para sa layuning ito. Kaya sa Juan chapter 5 verse 17, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy din sa paggawa. Anong gawa? Ang gawa ng paglikha sa mundo, tapos na. Ngunit patuloy na gumagawa ang Diyos ngayon upang iligtas ang mga makasalanang mapapahamak. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama. Ako'y patuloy din sa paggawa. Para dito, si Jesus ay pumarito. Dahil mangyayari lang ang kaligtasan kung babayaran ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay muli upang isagawa ang gawain ng kaligtasan. At pagkatapos, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, "Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo." Isinugo si Jesus upang isagawa ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At ngayon, isinusugo niya tayo upang ipangaral ang Ebanghelyo, ang nagawa niya sa krus. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Kung inyong patatawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Subalit, sino mang hindi niyo patawarin, yun ay hindi ipatatawad. Kung ibabahagi natin ang magandang balita na natupad doon sa krus, ang mga tao ay maliligtas. Ngunit kung hindi natin ibabahagi ang salita, mapupunta sila sa impyerno. Ipagpalagay nating kayang iligtas ng doktor ang isang taong may malubhang sakit kung ibibigay lang niya ang gamot. Pero sabi ng doktor, ayokong maabala. Kung hahayaan lang niya siya na mamatay, siya'y masamang doktor, di ba? Hindi ba tayo dapat magligtas ng tao? Sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang Ebanghelyong ito ang nagliligtas sa mga taong napapahamak. Kung ito'y kanilang maririnig, maunawaan at paniniwalaan, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya pwede ba na huwag natin itong ipangaral? Sa Roma chapter 10, paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kahit na tinubos na ni Jesus ang lahat ng kasalanan sa krus, kung walang mangangaral, walang maliligtas. Kung hindi natin sasabihin ng malakas, di ba? Kaya nga sinabi ng mga apostol, hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Pinagbantaan sila ng mga tao, huwag na kayong mangaral, papatayin namin kayo pag nangaral kayo. Pero sinabi ng mga apostol, kahit napatayin ninyo kami, hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Paano nila magagawang itikom ang kanilang bibig? Siyempre, hindi natin ito magagawa mag-isa. Kailangan natin itong gawin ng magkakasama. Sa tuwing nakikita ako kung gaano tayo kaaktibo sa evangelism sa buong mundo, namamangha ako. Hindi ito nangyayari ng kusa. Una, mayroong tapat na panalangin ng mga taong ligtas. At hindi lang panalangin, nakakakita din ako ng mga tao na nagbibigay ng mission offerings. Mayroon silang hangarin na magpadala ng mga misyonero. Hindi tayo namimilit na magbigay kayo ng offerings. Kada simula ng taon, naglalaan tayo ng salapi para magamit sa misyon. Kaya madalas, ipinapaalala ng ilang beses. Pero tuwing sermon, ay hindi ko binibigyang diin ang tungkol sa magbigay kayo ng offerings, di ba? Pero kung saan natin ginagawa,
Noong pandemic, kahit na hindi tayo nakapagtipon, hindi nabawasan ang halaga ng ating offerings. Mas nadagdagan pa nga. Kasi ginagawa natin ito nang hindi sa pilitan, kundi mayroong kusang loob. Noong nakaraang taon, gumastos tayo ng mahigit 700 million pesos para sa overseas mission. Hindi ko alam kung sino-sino ang nagbigay ng malaking halaga ng pera. Hindi naman kasi ako tumitingin sa offering envelope ng iba. Ang pinagtutuunan ko ng pansin ay ang sarili kong offering. Kaya ang alam ko lang ay yung sa akin at sa asawa ko. Kahit nakailan ay hindi ko sinubukang tumingin sa envelope ng iba. At wala akong pakialam kung nag-o-offer ba sila o hindi. Sa pagitan na ito ng Diyos at ng kanilang sarili. Gayunpaman, karamihan sa mga members ay nagbibigay ng offering sa abot ng kanilang makakaya. Sila'y nananalangin, nag-iipon ng pera upang makapagligtas ng isa pang kaluluwa. At hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung walang ganitong sakripisyo, paano maliligtas ang mga kaluluwa? Labis ako nagpapasalamat na dahil sa mga panalangin at mahalagang offerings ay nagliligtas ang Diyos ng mga ligaw na kaluluwa. Nagliligtas ang Diyos ng mga ligaw na kaluluwa. Kung walang sakripisyo, paano maliligtas ang mga kaluluwa? Sa Lucas chapter 16, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ang pera ay kayamanan ng kalikuan kung ito ay hindi ginagamit para sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay gumawa kayo ng mga kaibigan na walang hanggang makakasama sa langit. Upang kung ito'y maubos na, kailan ito? Sa paglipas nitong mundo, sa isang iglap ay biglang maglalaho ang lahat ng ating kayamanan. Kaya bago pa dumating ang araw na ito, kailangan natin itong gamitin ng mabilis. May mga tao nag-iimpok ng pera at ayaw gastusin. Ngunit, kailangan natin itong gamitin ng buong ingat bago pa dumating ang Panginoon. At kanilang tatanggapin kayo. Para kanino? Para sa mga kaibigan na maliligtas sa pamamagitan ng ating sakripisyo. Mga kaibigang papasok sa walang hanggang tahanan. Kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Pagpunta natin sa Panginoon, tatanggapin tayo ng mga naligtas sa pamamagitan ng ating sakripisyo. Ngayon, hindi natin alam kung kanino sila naligtas. May ilang nagsasabi, naligtas po ako sa sermon ninyo. Pastor, dahil sa inyo ay naligtas ako. Kapag nakakarinig ako ng ganito, napapahiya ako. Kasi mayroong napakaraming mga brothers and sisters ang nanalangin at nagsakripisyo. Ito'y nasaksihan ninyo nung nakaraang summer retreat. 10,000 tao nagtipon sa isang beses. 7 beses nating isinagawa ito. Karamihan sa mga dumalo ay mga ligtas na biyembro. At nasa 20% o 30% lang ang mga hindi ligtas. Paano naman ang mga naunang naligtas? Marami sa kanila ang nanalangin, naglingkod, nagsakripisyo, nagbigay ng offerings, at gumawa ng lahat ng uri ng mahihirap na bagay. Kung wala ang kanilang sakripisyo, ang pangangaral ng pastor ay walang silbi. Kung ang isang misyonero ay ahayo at mangangaral mag-isa, makakapag-evangelize ba siya ng kaluluwa? May mga sundalo na nagbubuwis ng kanilang buhay sa unahan. Ngunit kung ikaw, na nasa likuran, ay hindi nagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga sundalong nakikipaglaban sa unahan, mamamatay sila. Paano sila mananalo? Ang mga ministro ay nasa unahan. At may mga taong nananalangin at nagsasakripisyo sa likuran. Ngayon, baka ang iniisip lang ninyo ay naligtas kayo dahil mayroong mahusay na pastor na nangaral. Pero pagtayo natin sa harap ng Diyos, malalaman nating mali ang ating iniisip. Naligtas pala ako dahil ang mga brothers and sisters ay lubos na nanalangin at nagsakripisyo.
sa gayon natin tatanggapin ng isa't isa. Kaya para sa mabuting gawa ay iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos para sa mabuting gawa. Sa Lucas chapter 6, marami ang sumunod kay Jesus at sinubukang mahipo siya sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya. Pinagaling niya ang lahat. Gumaling ang lahat ng may karamdaman ng mahipo nila sa Jesus. Nasaan na ngayon ang kapangyarihang na kay Jesus? Nang magsalita si Jesus, ang mga patay ay nabuhay. Nang hawakan niya ang ketongen, naging malinis. Nasaan na ngayon ang kapangyarihang na kay Jesus? Ito'y gumagawa sa atin. Kaya gawin natin ang lahat para sa mabuting gawa upang ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumilos sa kalagitnaan natin. Para sa layuning ito, ginawa tayong bagong nilalang. Ito ang isa sa pinakamahalagang layunin kung bakit tayo nilikha. Sinabi ni Jesus sa isang tao, "Sumunod ka sa akin." At kanyang sinabi, "Panginoon, hayaan mo munang umalis ako at ilibing ang aking ama." At sumagot si Jesus, "Hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." Anong ibig sabihin nito? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay? Hayaan na ang mga patay sa spirito ang maglibing sa bangkay. Ngunit dahil sa buhay ang kaluluwa mo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Maaring ito ay mahirap unawain, ngunit ang mga hindi ligtas na tao sa mundo ay mga patay. Dapat nating ipaubaya sa mga patay ang kaya nilang gawin. At dahil tayo ay mga buhay, kailangan nating ipangaral ang kaharian ng Diyos. Mga taong ligtas lang ang makakagawa nito. Pwede bang mangaral ng ebanghelyo ang hindi ligtas? Kung makikinig ka sa sermon ng sikat na pastor sa TV, maaring mahusay siyang magsalita. Ngunit ang sermon nila ay hindi makapagliligtas ng tao, kahit na ano pa ang husay ng kanilang salita. Hindi nila sinasabing kailangan kayo ipanganak na muli o binabanggit kung paano maliligtas ang tao. Iniisip lang nila na basta masipag mag-church, ligtas na. Yan ay maling-mali. Hindi maliligtas ang tao kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pakiusap, huwag po nating kalimutan na tayo ay ginawang bagong nilalang para sa mabuting gawa. Kaya siguruhin nating nagagamit tayo ng Diyos para sa kanyang mahalagang gawain. Ang gawain ng patay, ipaubaya natin sa mga patay. Tayo ay mga buhay. Ang buhay ay mayroong gawain na dapat gawin. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagdiligtas sa amin. Ipinahintulot po ninyo na ipangaral namin ang Ebanghelyo at isakatuparan ang inyong dakilang gawain ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sapagkat ginawa ninyo kaming mga bagong nilalang kay Kristo. Pakiusap, gabayan niyo po kami upang magawa naming talikdan ang lahat ng pagnanasa ng laman at upang maiwaksi namin ang aming dating pagkatao at kami maging bagong tao sa araw-araw. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat para sa mabuting gawa na gustong isakatuparan ng Diyos. Kami po ay taimtim na nananalangin na kayo ay kumilos kasama namin sa maraming iglesia sa mundo, sa iba't ibang dako saan man ipinapangaral ang Ebanghelyo upang ang mabuting gawa ng kaligtasan na ninanais ng Diyos ay maisakatuparan. Gamitin po ninyo kaming lahat. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.